Ulang pa rin. Amen. Pwede ba kayo amen? Amen. Okay. Kaya isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Okay, next verse. Atin. Sinabi ng Panginoon makapangyarihan in verse 9 to 10. Marami ang aning inaasahan ninyo, pero kakaunti lang ang nanganin ninyo. At sinira ko pa ito nang iuwi ninyo sa inyong bahay. Ginawa ko ito dahil wasak ang aking templo, habang ang bawat isa sa inyo ay abalang gumagawa ng bahay ninyo. Kaya dahil sa inyo ang langit ay hindi magbibigay ng hamog, at ang lupa ay hindi magbibigay ng alin. Tayo po ay yumuko, no? Panginoon, basbasan niyo po ang iyong mga salita. Ako lamang ay instrumento para i-deliver, O Diyos. Hallelujah, O God, ang mga salita, Panginoon God. Lord, aking pong dalangin na i-anoint niyo po, Diyos. I-empower niyo po, Panginoon God. Hindi po makita sa akin, Diyos, ang aking kahinaan. Makita po, Diyos, ang iyong kaluwalhatian sa aking buhay. At ang mensahe nito, Diyos, hindi po, Panginoon God, hallelujah, mag-uudyok sa aming Panginoon Diyos na kami po ay manghina sapagkat ang iyong mga salita ay nag-uudyok sa amin na kami po ay maglingkod. Hallelujah, O Diyos, at kami po ay ma-encourage at kami po ay magbago. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Lord, renew us, hallelujah, God. Renew us, satisfy us, Panginoon God. The world cannot satisfy us, Panginoon God, but you alone, Jesus, you alone, Holy Spirit, can satisfy our emotions, can satisfy our needs. Maraming salamat po. This is my prayer in the name of our Lord Jesus. Everybody says amen. Kapagpangatan ng Diyos, God. Okay, I encourage everyone not to please mind your own business. Okay? At bihira lang po ang mensahe nito. Okay? Bihira lang ang mensahe nito at bihira nyo lang po itong marinig. At baka hindi nyo lang po itong marinig, no, sa mahaba pang panahon. Good morning sa ating lahat! Good morning! If I say good morning, sabihin nyo naman good morning. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Hallelujah. Thank you, Lord. Now, ang ating topic ngayon is very simple. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan yung bungad ng versikulo. Sa English, it is consider your ways. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. That is a basic topic. Yung mga nangyayari sa atin na binasa natin kanina regarding doon sa mga, you know, yung binasa natin kayo, nagtatanim ng marami. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo ngayon. Kumusta ang spiritual life? Tanungin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kumusta ka na? Yun to. Right? Remember this one. Kapag mahina ang spiritual life, it affects your physical life. Kakasabi lang ni Papa kanina. Because the fountain of life is not in the physical body, but the fountain of life is in spiritual. Hello, amen? Kaya kapag negative mo lang inaiisip mo, it reflects kung ano po ang iyong ginagawa. Hello, amen? Anong sabi ng doktor? Listen to this. Ang payan ng mga doktor na ito, medical patricioner na ito. Ano sinasabi nila? Maliban sa pag-iwas ng ganitong mga pagkain, maliban sa ganito ganyan, okay, matulog ng wasto at higit sa lahat, umiwas sa stress. Sapagkat ang stress, ito ay nakakasira ng iyong mukha. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung sira yan, stress yan. Hindi po basihan ang kulubog? No? Ang kulubog ay sign ng katandaan, hindi po ng sign ng stress. Hindi po sa ang pagkapano, bato-bato sa langit at tamaan, i-accept nyo na lang. Ay, di po. Come on, church. Hindi po yan sign ng katandaan ng ano, ng stress, yan po ay sign ng katandaan. Hello, amen? Amen. No? Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo, sabi ng Panginoon. Isipin ninyo, sabi ninyo kasi yung katabi, isipin mo ang nangyayari sa inyo. Kumusta ka? Right? Kumusta ka? Sa totoo lang, marami nagsasabi, kumusta ka? Wala akong pera. Kasi pag nangungusta daw, pera agad. Right? Now, let's talk about first, who is Haggai? Haggai. Gagamitin ko yung English na word, Haggai. Diyan lang muna natin. Haggai. Si Haggai, he is a minor prophet.
Ang in fact, pag binasa mo, dalawang chapter lamang ang Haggai. Sa Tagalog, ano yun? But it doesn't mean na siya ay minor prophet, siya ay least, no? Kasi may minor at saka may major prophet. Hindi ibig sabihin na minor prophet siya, siya ay mababa lamang. No! In-include siya sa Bible kasi meron siyang malaking kapaking pakinabang doon sa salita ng Panginoon. Amen! So mga minamahal ng kapatid, listen here. Kung tingin mo maliit ka, huwag mo maliitin ang sarili mo. Because every small, okay, every big things come from small beginnings. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong matabi, huwag mo maliitin ang sarili mo. Okay? Huwag mo maliitin ang sarili mo. Nasa kita eh. Now, what's God's problem to His people? Ano ang problema ng Diyos sa kanyang mga tao? Ano ang problema ng Diyos sa mga taga-Israel? Hello, nakikinig pa ba lahat? Sige, ate. Let's go back what happened. Okay? I-contextualize natin ito. Sa panahon na ito, mga kapatid, makinig kayo ha, i-historiko. Pagkatapos ng huling hari ng Israel, inalaw ng Diyos na masakop ang Israel. Pag sinasabi natin na masakop, giniba ang templo, na plinado ni David at itinayo ni Solomon, mga ginto, mga marmol, lahat yun winasa at sinakop sila ng mga taga-Babilonia. Hello, nandiyan pa tayo? Pagsakop, kapag ikaw ay nag-resist, patay. Yung mga hindi nag-resist, kinuha lahat ng mga taga-Babilonia at dinala sa kanilang lugar. Mga kapatid, doon sila nagkaroon ng slavery. Doon sila, mga kapatid, naging slave sa Babylon. Dumating ang panahon, tinawag ng Diyos si King Cyrus the Great ng Persia, tinawag siya para i-rescue ang mga taga-Israel na nandoon sa Babylonia. Nandiyan pa ba kayo? Ulitin ko ha, unang na-captive or nahuli ang mga Israel ng mga taga-Babylonia. Itong mga taga-Babylonia, sinakop ng mga taga-Persia. At alam niyo kung ilang taon silang nasakop? Ilang taon sila nasa land of slavery for almost 50 years, Kuya Arman. 50 years sila, mga minamahal ng kapatid, nandoon sila sa lupang makasalanan. Hindi nila sariling bayan. At sa loob ng 50 years, wala silang ibang panalangin. Ang prayer nila, iisa lang. Ano ang prayer nila? Simple. Lord, pabalikin mo kami sa lupang pangako. Amen? Ulitin ko ha, kasi nga na sila sa lupang makasalanan, sila mga kapatid ay wala sa kanilang sariling bayan, wala silang ibang prayer request ni Herman. Lord, pagbigyan mo na ang bayan namin makabalik muli sa Israel at dito, maitayo muli ang templo. Pwede ba kayo inimin? Kaya nga po si Daniel. By the way, si Daniel po mga kapatid, doon po pumasok si Daniel, doon po pumasok si Sadrach, Misak, at Abednego, doon po pumasok si Jeremiah, doon po pumasok si Ezekiel sa panahon po ng captivity. Okay? Kaya every time, mga minamahal ko kapatid, na nagpipray si Daniel, saan siya nakaharap? Doon sa Israel. Kung nasaan ang Israel, doon siya nakaharap, every time nanalangin siya, kasi wala silang ibang prayer. Mga minamahal ko kapatid, makabalik sila sa lumbang pangako. Eto na. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Inalaw ng Panginoon, pinagbigyan ng Diyos ang mga Israel na sila ay makabalik mamabing from King Cyrus the Great. Inalaw sila na sila ay unti-unting makabalik. Hallelujah! Doon sa lumbang pangako, unti-unti, hindi naman lahat, unti-unti lang, may pinapabalik ko sa Israel para itayo ang now, alam nyo ba 20 years lang nakalipas yung pangako nila, yung prayer nila, yung prayer request nun, nakabalik na sila sa lupang pangako. After 20 years, hallelujah, mga kapatid, naiwang wasak ang templo. Ang una nilang itinayo ang kanilang mga bahay. That is the context. Before nyo sirain ang mga marmol sa bahay ninyo, before nyo sirain ang
ang mga bubong ng mga simbahan ninyo, ng bahay ninyo at ilagay sa simbahan, hindi po yun ang mensahe. Sabi mo kasi, Pastor, wasak yung simbahan, yung aming mga bahay, naka-airport kami, naka-tiles kami, Pastor. Yung pulpito natin, hindi naka-tiles. Yung tiles ng Pastor, pwede, gibahin mo. Tapos ilagay mo dito, hindi po yun ang mensahe. After 20 years, na inalaw sila ng Diyos na makabalik sa lupang pangako, na natiling wasak ang templo, na natiling sunog ang templo, samantala ng kanilang mga bahay, yun ang kanilang unang itinayo. Amen. Sounds familiar? Maraming Christian na ganyan. Lord! Pag ako nakaalis na ibang bansa, Lord, I will build your temple! Lord, kapag nakatrabaho ko, Lord, kapag nakanegosyo ako, kapag napromote ako, Lord, Lord, I will build your temple! Inalaw Diyos na binigyan ka ng kung ano ang prayer request mo. After 20 years, nasaan na si Poncio Pilato? Nawala. Sabihin ko sa iyong katabi, alalahanin mo ang nangyayari sa iyo. May makahingi ng palapak dyan? You know why? God heard another prayer! Nung nasa Israel na sila, nakarinig ang Diyos ng panibagong prayer. Sige natin. What is the prayer? Ito ang sinasabi ng Panginoon mga kapangyarihan sa pagitan ng Propeta Haggai. Sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. See, nung na sila sa lupang makasalanan, nung na sila ay nasa captivity pa, ang kanilang prayer request, pauwiin mo kami, Lord, para itayo ang templo. Nung sila ay nandoon na sa lupang pangako, sabi na hindi pa ito ang panahon para itayo ang templo. Mga kapatid ko sa Panginoon, when is the time? Kailan ang panahon? Marami sa ating mga minamahal kong kapatid, 20 years na sa pananampalataya, and yet, hindi pa rin nakakatulong sa buhay. Matagal na kayong Kristiyano, and yet, hindi pa rin kayo nakakatulong sa pagbuild ng templo ng Diyos. Alam niyo ang tawag dyan? Alam niyo ang tawag dyan? Linta. Ang linta? Ano po ang linta? Linta pala is a parasite. Leech. Ayaw yun ng Tagalog, kasi yun ang English. Leech, linta, parasite pala yan. The main purpose of the parasite, ate, kapag dumako sa'yo, sisipsipin ka lang ng dugo at tatanong ito. Amen po ba? Kung ikaw matagal ng Kristiyano, you always attending in the church every Sunday. You are benefiting the blessing of God in His church, and yet you are not contributing. Ang tawag sa iyo, linta. Woo! Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka linta. Sabihin mo sa iyong likod, hindi ka linta. Kanahilan, amen. Amen. First time, let's get it. Next. Next time. Okay? They broke their promises to God. All of their lives in captivity, they always ask God to bring them back to the promised land to build the temple. Kayo lahat, ilan ang mga pangako mo sa Diyos na hindi nyo tinupad? Kahit ako, nakagawa ko ng ganun. Guys, magnilay-nilay tayo, tumingin ang kapatawaran sa Diyos. Sometimes, sa sobra tayong excited, minsan nakapag-promise tayo sa Panginoon,
Versikulo tayo, ate. Sinasabi ng Panginoon, makapangyarihan, marami ang inaasahan ninyo, pero kakaunti lang ang naaan ninyo. At sinira ko pa ito na iuwi ninyo sa inyong bahay. Mamaya, ginawa ko dalawa sa aking tempo, habang ang bawat isa sa inyo ay laging gumagawa, abalang gumagawa ng bahay ninyo. Verse 9. Next verse ate. Kapag nangako ka sa Diyos, pwede ba kayo magbasa? 1, 2, 3, go. Kapag nangako sa Diyos, yung boyfriend at saka girlfriend ninyo kapag o yung asawa niyo kapag pinangakuan niyan, okay lang yan po na hindi yung tutuparin kasi tao tayo. Pero kapag nangako ka sa Diyos, minamarkahan niya ng Panginoon, sinisingil tayo ng Diyos. Amen! Sinisingil tayo ng Diyos sa mga pangako natin. Klaro pa sa alas tayo yung Bible. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang pinangako mo sa kanya dahil hindi siya natutuwa, okay? Sa mga angal na hindi tumutupad sa mga... Kapag ikaw ay hindi tinutupad ang pangako mo, ikaw ay isang angal. Hello? Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako. Ang ganda, no? Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka na lang mag-promise, please. Especially sa aming mga pastor. Pastor mo, pag ako nakaibang bansa! Pastor mo, kapag ako ay na-promote! Pastor mo, kapag ako ganito ganyan! Isa lang po ang sasabihin namin, kapatid, kapag na-promote ka, gawin mo yan, hindi para sa amin, gawin mo yan para kayo. Amen. Palapa kayo siguro. Next, ate. Sinyales na may mali sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, may mali sa iyo. May mali sa iyo. Ha? Sinyalis po na may mali sa atin. Yung ating pamamaraan may mali. Sabi ng Panginoon sa iyo, consider your ways. Okay? Consider your ways. Okay, sige ate. Ito, number one. Marami ang inehahasip ninyo at kakaunti ang inyong ani. That is number one. Eh, basta bakit sinasabi ng 2 Corinthians na kapag marami ang inihasip, marami ang aani? Kasi nga, ang konteksto nito, mga kapatid, nakatiwangwang ang templo ng Diyos, samantalang ang inyong mga tahanan, ang inyong mga sariling mga pamumuhay, ay napakaranya. Kaya, marami ang inihasip ninyo, pero kakaunti lang ang aani. Can I hear you, amen? May pagkain nga kayo. Hindi sinasabi ng Diyos na walang pagkain. Hi? Pero ikaw, hindi sinabi ng Diyos na walang pagkain. Sinabi ng Diyos, may pagkain kayo. Señor Pedro, andox. Liempo. May atsara pa. Grabe. Ano? May pagkain nga kayo, pero kulang. May inumin nga kayo pero hindi rin sapat. Sabi mo sa iyo katabi, hindi sapat. May damit kayo pero giniginaw pa rin kayo. Sa mga single ito, giniginaw. Hindi makadalaw. Eto! Itayo lahat. Itaas kamay lahat ng mga nagtatrabaho. Taas kamay! Marami ito sa inyo yung tinatawag na petsa de peligro. Marami sa atin ito, pastor, basahin mo. At may tumatanggap at may tinatanggap pa yung sweldo, pero kulang pa rin. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yan. Hindi naman sa nagmamaliit at nagmamalaki ako.
Ang sweldo po ni Pastor Jeff, allowance ni Pastor Jeff every month, ano, every week is 2,000 pesos. Alam niyo yan? Alam niyo yan? 4 Sundays, 8,000. 5 Sundays, 10,000. Nagtanong ako sa construction dyan sa, ano, dyan sa may likod ng SM. Ang kinsenas po nila, construction. Ang kinsenas po nila, kuya, is nasa 12,000. Kinsenas. So, 24,000 naman. Ang butihin niyo, Pastor, ay maging transparent ako sa inyo. Pero alam niyo, mga kapatid, may bahay akong inupahan, may wifi, may kuryente, may tubig, may pagkain, may baby. Grasya sa Diyos, hindi ako nagkukulang. Marami, may mga pastor sabi na, huwag mo na sabihin yan sa mga member ninyo. The good shepherd, dapat alam ng sheep ang kanilang shepherd. Hello, amen. I just want to tell you, hindi ako nagkukulang. Hello, amen. In fact, ako pa ay nakakainom sa paborito kong kapihan, Starbucks. Palihin yun. Minsan nakuhuli. Huwag ka lang magmaili. Kasi meron pong nanilibre. Palapakali ko pa. Hindi nyo napansin? Ito ang sinyales, mga kapatid. Anong ibig sabihin? Your basic needs. Minsan, ito ay kulang. Basic needs na nga lang. You know why? Versikulo tayo, ate. You look for much, but indeed, it came to little. Ginamit ko niyo, King James. Napakaganda. Pakinti ba? And when you, ito, dito ako sinasabing, grabe ka nun. When you brought it home, I blew it away. Ang sakit ano? Gusto mo na nga lang iuwi sa pamilya mo, pero ang sabi ng Diyos, I blew it away! Isipin ninyo ang kalagayan ninyo. Sabihin mo sa iyong katabi, isipin mo ang kalagayan mo. Because of my house that is ruins, while every one of you runs to his own house. May versikulo ba tayo? Wala na. Okay? Oh, wala na tayo? Wala na? Okay ba niyo? Yan ang mga sintomas. Yan ang sinyales na may problema sa iyo. Tapikin mo ang katabi mo sa iyo, may problema ka. Bakit every time na lang kulang? Lord, kulang! Nagtatrabaho naman ako! Take note, kahit anong pagtatrabaho mo, kapag hindi mo sinasama ang Diyos, hallelujah, sa resources mo, kulang yan. Sabi mo sa iyo katabi, kulang yan. Kulang yan! Sige, ate. How God can turn the crisis into promise? Nandiyan ba kayo? Lord, yung mga sinyalis na yun, gusto kong mawala yan. Lord, gusto ko na kapag ako ay kumakain, ako ay nabubuso. Lord, kapag ako ay umiinom, ako ay nasasatisfied. Na Lord, kahit paulit-ulit lang ang damit ni Pastor Jeff, kahit paulit-ulit lang ang damit, o mga brief ko, o panty ko, paulit-ulit lang ang, Lord, wala akong pakialam, satisfied ako. Na Lord, kung meron akong iniaasik, meron akong maniin. Lord, ano ang gagawin ko? This time, bago kayo umalis, bago kayo umuwi, malalaman ninyo. Number, sige, di verse tayo. In verse 7, ito po ang solusyon na sinabi ng Diyos. Go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Pwede mong basahin para sa akin? 1, 2, 3, go! Go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Number one na solusyon. Sige, ate. Number one, go up to the mountain. Kung matagal na kayo nagbabasa ng Biblia, every time na sinasabi na go up to the mountain, ibig sabihin, katagpuin mo ang Diyos. Kinatagpo ng Diyos si Noah saan? Sa mountain.
Sinai, nung nagka-problema si Elijah, kinatagpo siya ng Diyos sa bundok. Nung si Jesus ay nag-transfigure, mga kapatid, nung siya ay nagpalit anyo, mga minamahal ko kapatid, sila ay pumunta sa bundok. Amen. So when God said, go up to the mountain, reconsider your ways to meet thy God. Amen. Amen. Number one na solution, go up to the mountain. Ibig sabihin, magsamba ka. Magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka. Amen. Go up to the mountain. Encounter ka. Problem sa atin, pag-encounter natin sa Diyos, para isang event lang. May payakaya ka pa. Pa-explain ka pa. Every day is an encounter with God. Amen. Can I hear amen? Amen? Every day, you can encounter God. Sit down, relax, read your Bible, and God will speak to you. Go up to the mountain. Number one na solusyon para mabago po ang ating mga buhay. Kung kayo po ay matagal na Kristiyano, magpagamit kayo sa Panginoon. Pwede ba tapikin mo ka tayo, magpagamit ka? Basta hindi ko alam kung saan ako gagamitin. Kapatid, ang daming ministry. Kapwit ministry. Arrange chair ministry. Tagahugas ng pinggan ministry. All you do, mga kapatid, sa loob niya si Pan, you do it for the glory of God. Hindi mo kasi ginagawa. Mamaya, pag-alis natin, baka nga hindi ka maka-alis ng iyong upuan. That is ministry. Kung gusto mo, ibigay ang sarili mo para umamit, lumapit ka sa akin. Next Sunday, papakantahin kita. Kasi nga, ang mundo, mga kapatid, kung sino pa yung sintonado, sila pa yung may malakas ang loob. Kung sino pa yung may magagandang boses, sila pa yung nandoon sa sulok. Go up to the mountain. It is time to reconsider your ways. Sabi mo sa iyong katabi, go up to the mountain. Bakit laging kulang? Wala ka kasing encounter sa Panginoon. Hindi ka nag-reconnect sa Panginoon. Amen. Pwede ba ako makahingi ng amen? Amen. Sabihan mo ang iyong katabi ngayon. Sabihan mo, makipag-reconnect ka kay Lord. Pastor Jen, bakit? May mga magagaling naman sana na drummer. May mga magagaling naman sana na gano'n. Magpagamit kayo. May magagaling naman sana na singer. Alam ko, naniwala ko sa mga teens, mas marap. Maliban sa dalawa, may mga magagandang boses pa dyan eh. Amen. Pastor, magaling lang ako sa shower. Maglang na-shower, doon ako nag-ano eh. Sabihin mo sa iyong katabi, magpagamit ka. Kaya asahan ko si Kuya Russell mag-present worship next time. Huwag ka nang mawak ng bass, Kuya. Paubaya mo na mag-present worship ka. Sabi ko sa iyo, unang balat kanta agad eh. Closing prayer agad. Go up to the mountains. Amen? Amen. Next. Bring wood and build the temple. Basic. Bring wood. Bring all your spiritual tools, your gifts, your resources. Bring all you have to offer to God. Ito yung sinasabi ko. Paano natin matayo ang kakayahan ng Diyos? Lahat na meron ka. Lahat. Lord, wala talaga akong magagawa. Pera lang ang may offer ko. Then do it for the glory of God. Do it, mga kapatid. Amen?
Bring all the books. Build the temple. Second solution. Paano natin mabibuild ang temple kung wala tayong tools? Kaya ang sabi ng Panginoon, dali mo. Kayo lahat, dalhin ninyo ang inyong makakaya sa Panginoon. Kung ikaw ay talentado, dalhin mo sa Diyos. Kung ikaw ay maro, kaya nga i-pretend nagpapatawag si... Pastor, wala namang ministry. Si Pastor Bong nagpapatawag. Sino gustong sumama sa Bible study? Meron pa tatlong site na magkano ng Bible study? Wala namang kumatid. Kakaunti lang. Hi! Pero pag sinabi ni Pastor, Pastor Bong, meron pong kainang kinasister. Sabi ko sa inyo, may magchat-chat dyan, Pastor, magdadala ako ng plastic. Pastor, ako na manghuhugas. Nakuha niyo ko, patid? Tapos minsan sabi, Pastor, alam ko, ikaw lang yung bibigyan ng greenhouse. Happy tayo. Pero pagdating ng Bible study, Pastor, busy ako. Bring wood and build the temple. Hello, amen? Sabihin mo sa iyo katabi, dalhin mo ang para sa Diyos. Kapag sa barkada, grabe tayo gumastos. Pero pagdating sa gawain, parang bihira lang. Last but not the least, ate. May God take pleasure and glorify it. Why God called us to build the temple? Bakit tayo tinawag ng Diyos na itayo ang templo? Kapatid, it's not because of us. Now I understand the verse that our labor in God would not be in vain. Dito ko naintindihan. You know why tinawag tayo ng Diyos? Kasi tayo lamang ay laborer ng ating Panginoon na lahat na meron tayong maitatayo. Hindi ito kapapurihan mo, kapapurihan ko, kundi kapapurihan ang ating Panginoon. Parang pa kayo. Inutusan lang si pastor na gawin ito. Inutusan lang kayo na mag-support because we are laborer. At ang sabi, our labor in God will not be in vain. Kapatid, kung ikaw ay nagtatrabaho sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid, ang glory nito, ang kapapurihan nito, ang honor na ito, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus Kristo lang ang palagpakan. So every time you do it, every time na kayo ay gumagawa, every time na kayo ay nagbibigay, nagfi-finance, every time na nagpe-pledge kayo mga kapatid, ikaw po ay nakikiambag sa pagpapatayo ng iglesia. Amen. Amen. At tandaan niyo ito, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ang sabi ng Panginoon, lahat yan na iisa ko. At lahat ng ginagawa mo para sa akin iglesia, hindi ito kailanman magkakaroon ng walang kwenta. Lahat ng maitutulong mo sa gawain sa lahat ng aspeto, alam ng Diyos at nakikita ng ating Panginoon. Amen? This is my final words sa iyo. Makinig kayo sa akin. How many times na nakafocus kayo sa inyong mga tahanan? How many times na kayo ay nakafocus sa inyong trabaho? Grabe ang focus niyo sa trabaho, sa inyong negosyo. Pero pagdating sa simbahan, parang pastor na lang ang lumibigbit nito. Sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yes, may trabaho kayo. Yes, may pinagkakitaan kayo. Pero tandaan niyo po ito. Kapag kayo ay hindi nakakatulong, hallelujah, sa gawain ng Panginoon. Kahit maghasik kayo ng maghasik, hindi kayo makakaanin ng marami. Hello, amen? Amen? Pero ang tao na tutulong to advance the kingdom of God, to build the temple of God, in physical and in spiritual, sa lahat, kahit dumating ang pagsubok ng church, nandyan ka.
dumating ang kabigatan ng church, nandyan ka. Because you know why? Ikaw ay katuwang sa pagpapatayo ng karya. Hindi ikaw katuwang sa pagsira ng simbahan. Katuwang ka para itayo muli ang simbahan. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, inilista kita sapagkat ang iyong ginawa, hindi mo ginagawa yan para sa tao. Ginagawa mo yan para sa akin. Amen. Datay mo.